Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem, R.I.T. With me, RM. At sa episode na to, subukan naman natin ang bagong Stargazer X. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Sa inyo mga nanonood ngayon, meron na kaming complete video ng Stargazer. So, i-search nyo na lang sa YouTube, Stargazer RIT. So, lalabas naman yon. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay ito, ang bago nila, ang Stargazer X. Ano nga ba ang mga pinagkaiba dito dun sa dating Stargazer? Or sa ibang Stargazer? Una na dyan, no? Meron na tayo ngayong roof rails. Tapos, yung hood naman, meron ka nang makikitang character line. So, mas naging macho siyang tignan ngayon. Sa sidings naman, meron na itong mga matte body molding. So, mas rugged ng tignan to kesa dun sa regular na Stargazer. Ang rims din ito, iba na. 17 inches pa. Meron na rin siyang spoiler dun sa likod. Iba na rin yung bumper sa unahan at sa likod. Pero ang pinaka-noticeable para sa akin, no, kasi ito lang naman yung nasasabi ko na parang medyo okay lang dun sa dating Stargazer na parang mas pwede pa nilang i-improve. Yun yung dito sa interior, no? Specifically, itong nakapaligid na plastic dito sa instrument cluster at saka sa infotainment system. Dati kasi parang gray lang siya na parang pag tinignan mo ba, parang okay lang. Pero ngayon, ginawa nilang piano black finish. So, fingerprint magnet yan, oo. Pero sino ba ang humahawak dyan, di ba? Parang hindi naman kasi hinahawakan yung area na yan. Pero ang nangyari, ang itsura niya, mas naging high-end, mas premium yung itsura niya. So ngayon, social na siya. Kumpara dati sa parang medyo plastic yung masyado. Siyempre, ang infotainment system, meron pa rin Android Auto, Apple CarPlay, ang instrument cluster, digital, sa manibela, leather wrap, merong red stitchings, tapos may controls para sa infotainment system sa left side, tsaka cruise control sa right side. 7-seater pa rin to kagaya nung dati, at tsaka ang advantage kasi nito para sa akin ng Stargazer, no? Medyo matulin to at tsaka spacious. Pero mamaya na natin susubukan yung driving. Pag-usapan muna natin yung mga kakaiba pa dito sa Stargazer X. Lahat din ng mga leather dito, no, yung sa mga siding, sa upuan. So meron siyang mga red stitchings para medyo naging sporty yung itsura. Meron na din tong wireless charger dito sa unahan. Meron din tong patungan na ditupe dito sa second row. So kung gusto mo maglagay ka ng drinks doon or yung pagkain mo, kunwari fries habang naghihintay ka, 'di ba? Kumakain ka diyan, pwede. Ang dami rin dito ng mga charging ports. So sa unahan meron ditong isa, tapos merong isang power supply. Sa likod naman meron pa siyang dalawang USB, tapos meron pa siyang open compartment para pwede mo lagyan kung magcha-charge ka. Electronic na rin yung parking brake at may auto hold function. Natagdag din dito yung front parking distance warning. So pagka meron ng malapit na mabubungko ka, tutunog siya. Last but not the least, meron na rin tong Hyundai Smart Sense. So ang mga laman nun, merong cruise control, manual speed limit assist, lane keep assist, lane following. So napakarami talagang laman ng ano, no, Hyundai Smart Sense. So ibig sabihin, safe na safe ka dito. Total, nandito na rin naman tayo. I-drive na rin natin. At para sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, tulungan nyo naman kami. Subscribe naman dyan, libre naman dyan. So para sa akin, no, ang advantage talaga kasi ng Stargazer, hindi lang Stargazer X, ha, yung space, kasi ang luwag talaga dito. Pangalawa yung power, kasi medyo mabilis siya. Pero naka-IVT pa to, ha? So ibig sabihin nun, CVT pa rin, pero intelligent. Pero ang feel nito kasi instant, eh. Kumbaga, pag ginas mo siya, may response kasi kaagad. So ang ganda ng transmission. So kagaya ngayon, easy tapak, tapos lalakasan ko ng konti yung tapak. O yan o, nag-accelerate na siya kaagad. So ang ganda ng response ng engine at ng transmission. Ang manibela, ito, ginagamit niya natin ngayon. Malambot. Hindi ka mapapagod magmaneho dito. 7 seats din, so hindi ka mamumroblema sa uupo kasi 7 ang kakasya. Ang ganda talaga ng mga bagong labas ng Hyundai, no? Kumbaga, panlaban talaga sila sa presyo, okay yung specs, okay yung space, maganda yung power. Palaban, palaban talaga, tsaka yung pricing nila, ang ganda. So kagaya nito, no, ang haba ng range ng mga presyo nito. Kumbaga, makakapamili ka kung magkano yung budget mo. Lalagay na lang namin dito sa screen kung magkano kasi hindi ko kabisado. Breaking!
wala ka rin problema, napakadali, tsaka hindi pumapako. Yung transmission niya, napakaswabe. So ano ba ang pangit dito sa Stargazer? Wala na, tinanggal na nila eh. Actually, yun nga yung ano dito, no? Yung ang ayaw ko lang talaga, yung plastic dito na gray dati, yung nasa nakapaligid sa cluster, tsaka instrument cluster. Sa infotainment system, tapos nakapalibot din dito sa instrument cluster. Yun lang yung ayaw ko dito eh. So, yun lang, tsaka yung look. Siyempre, alam mo yun, hindi kasi lahat ng tao pare-pareho yung taste sa itsura. So, sa akin kasi, nagagandahan ako dito kasi parang spaceship. Pero, siyempre, sa ibang tao, eh, hindi ko alam kung ganun yung type nila or gusto nila yung mas conventional na itsura. Eh, nasa tumitingin na yun. Baga, sabi nga nila, diba? Beauty is in the eyes of the beholder. Kaya ako, sa akin, sa mata ko, maganda to. So, kung kailangan mo ng pampamilya, spacious, madaling gamitin, medyo malakas yung power, pwede i-try mo to, Hyundai Stargazer X. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na! Yun nga lang, no? Kada-drive ko lang kasi ng Custin, no? Kumbaga, okay na okay itong Stargazer X. Pero kung abot mo yung budget mo sa Custin. Medyo luxury kasi yun eh. Ito ano eh, okay lang eh, pero yung luxury, i-try mo rin panoorin yun. So meron na rin kaming video noon. Ihanapin mo na lang Custin RIT. RIT riding in tandem, RIT riding in tandem, RIT riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT riding in tandem, RIT riding